Ang aking admonition dito ho sa inyong kalagitnaan, you will experience God. Madidinig nyo ang voice ng Lord. You will be fired up to serve God. You will break records. But do not forget, as important as breaking many records is finishing the race well. Finish well. Ang title ng nais ko pong ibahagi sa ating lahat ay Break Free from the FAD. Pakibasa nga po ang title. 1, 2, 3 and go. Break Free from the FAD. Magbigay muna ako ng isang illustration. Isang turista sa Australia ang naglalakad sa tulay sa ibabaw ng Port Phillip Bay. At habang naglalakad yung turista, isang babae, ay napansin niya tunog ng tunog ang kanyang cellphone. So naisip niya, siguro ang dami nang nag-like dun sa aking selfie. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at inisa-isa niya ang mga likers niya. Napakarami nang nag-like, ang ganda-ganda ng kanyang pagkaka-selfie. Siya ay na-overwhelmed sa ganda ng kanyang picture. Nahulog siya sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng tulay sa Port Phillip Bay. Ang problema, yung babae, hindi sanay maglangoy. Kaya siya ay nag-i-struggle, napakalamig ng tubig. Fortunately, may nakakita sa kanyang isang lalaki at siya ay sinagip. More fortunately, ang kanyang cellphone ay hindi nawala at hindi nabasa. Ang sabi ng mga nakakita, nako, nung siya ay nag-i-struggle at hindi niya alam ang kanyang gagawin, ginaw na ginaw siya, hindi siya sanay maglangoy, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, hawak yung cellphone, naisip niya baka mabasa, sayang yung mga nag-like. Tunay na buhay yan. Hindi ko sinasabi na hindi na masama ang Facebook. Meron din ako. Ang problema, tila dun sa babaeng iyon, mas pinahalagahan niya ang kanyang sarili kaysa sa ang kanyang cellphone kaysa sa kanyang sarili. Bigyan ko kayo ng ilang mga facts sa ating mga Pilipino to, hindi sa ibang bansa. Okay, Filipinos spend 3.2 hours on mobile internet. 3.2, isipin nyo yan ha. 5.2 hours on desktop and tablet. Ah, yung iba dyan ay mas matagal pa. In 2015, more people died from taking selfies than from shark attacks. 2015. So talagang kakaiba na tila ang mundo natin. Itong lalaking to, si Houston Shoewicker, 15 years old. He killed his father with a gun when he was banned from using MySpace. Ama niya yan, pinatay niya. Isang social networking site lang. Grabe. Pinagbawalan lang na tumingin sa kanyang MySpace. Pinatay ang kanyang ama. Social media, tila iyon na ang world ng maraming kabataan sa ngayon. Eh, social media lang yon. Eh, kung isasama ko pa, nakalagay dito ang mga Korean dramas. Ay, nako, nilamon na ng K-drama ang buhay. Marami kong kakilalang ganyan. So you see, you may not be into drugs or alcohol, but you may be into a craze, a fad. Let me get this straight, mabilisan lang ha. We are not extremists. I am not stopping you from watching K-dramas, playing video games, or using social networking sites. Mahalaga yan. Ang bantayan natin, we should not let them control us. Iyon ang mas mahalaga. Hindi pwedeng parang ang buhay natin ay sila na lang. Pero ngayon, mabilisan lang, meron pa akong tatlo na bahagi ng FAD.
na hindi kasama dun sa mga nabanggit ko na dapat ay bantayan natin. 3, not so talked about fads that shackle most young people. Fads that every youth should break free from. Lalagyan natin ang kahulugan yung FAD. Break free from the fad. Umpisahan ko, 1. Break free from your failures. Pakibasa nga, mga kabataan, ng napakalakas. 1, 2, 3, and go. Break free from your failures. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento ng kabiguan. Ilan na sa inyo ang nakadinig ng ganitong pangungusap? Nanghihinayang lang ako. Kung sana ako ay... Kung sana ganito ang aking ginawa, kung sana noon ako ay, and then you will finish the sentence. At ang dulo noon, sana ako ay nagtagumpay. No? Merong pagbabalik tanaw sa isang kasalanan o sa isang failure o kabiguan na kung sana lang ay hindi ko nagawa iyon, sana ako ay nagtagumpay. Yun, yun hong feeling na yun, long after the failure, we dwell on the event. Sa psychology, ang tawag doon ay Zeigarnik Effect. Napakaganda. Ang sabi ng isang psychologist, Perry Buffington, describes it this way, failures take on a life of their own because the brain remembers incomplete tasks or failures longer than any success or completed activity. When a project or a thought is completed, the brain places it in a special memory. Okay na yon, tapos na yon. The brain no longer gives the project priority, but failures have no closure. Napakabigat. The brain continues to spin the memory, trying to come up with ways to fix the mess. Such is the wiring of our brains to finish things, to make things right. Hindi tayo napapalagay. Bakit nagawa ko yung isang pangyayari sa buhay ko na yon na pumalpak ako? Bakit ako pumayag? Bakit ako nag-fail? Nakalipas ang 5 taon, ang 10 taon, meron pa rin sa brain. Ang gulo pa rin. Hinohaunt pa rin tayo ng pangit na nakalipas. Yung iba po, ganito daw ang madalas na sabihin. Kung ako lang ay mas maputi, mas matangkad, mas macho, mas sexy, mas mahaba ang buhok, mas makapangyarihan, mas matalino, mas mahusay, mas anointed, sana nagtugumpay ako. Yung mga pangungusap na yon, ang tawag ko perceived failures. Perceived failures or limitations. Bakit dun ka nagdudwell? Dapat mag-break free tayo dun sa perceived limitations natin. Para magbigay ako ng magandang example sa inyo, mga perceived limitations natin, failures. May isang lalaki, ang pangalan Dr. Viktor Frankl. Siya ay author ng isang aklat, Man's Search for Meaning. Naku, napakaganda ng buhay. Siya ay kinuha ng mga Nazi during World War II. At pagkatapos nun, sapagkat siya ay isang Hudyo. Itong si Dr. Viktor Frankl ay kakaiba ang naging buhay. Kinuha ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga magulang, pinatay lahat sa harapan niya. At pagkatapos, siya ay hinubaran, paulit-ulit na binugbog, kinuha ang kanyang wedding ring, biniyak sa kanyang harapan. At wala siyang makitang maganda sa panahon ng Holocaust. Pero ito ang sinabi niya. Tingnan niyo ninyong mabuti. You can take my wife, you can take away my children, you can strip me of my clothes and my freedom, but there is one thing no person can ever take away from me, and that is my freedom to choose how I will react to what happens to me. No one controls my attitude. Kung tutusin, mga kabataan, pagka ang pinag-usapan ay personal failures, limitations. Marami siya dapat na inisip. Pero ang sabi niya, hindi makaka-apekto sa akin yun. Ang aking karakter ay hindi i-shape ng seemingly ay mga failures and mga limitations na nangyayari sa aking buhay. Isang classic example na hindi dapat ang magdikta ng ating pagkatao ay ang ating mga karanasan. Can you say amen?
May isang nanay na lumapit sa akin, napakabilis lang. Ang sabi niya, Pastor, yung anak ko, pakipuntahan niyo. Tiningnan ko sa picture yung anak niya, 6'1 ang tangkad, napakagwapo, ang laki ng katawan. Magaling mag-basketball. Pagpunta ko sa bahay, napakapayat nung lalaki. Ang sabi sa akin, Pastor, hindi na ho kumakain yan, hindi na naliligo, hindi na nagtututbrush, andyan lang lagi. One time po, nag-try siyang maligo, hawak niya yung bola. Natutulog, hawak niya yung bola, hinihimas-himas niya. Kinausap ko at ang sabi ko, Brad, ano nangyari sa iyo? Ito, makinig kayo, ito ang sabi niya, magaling po ako, nagiging MVP po ako. Hindi po ako natanggap sa isang university sa Manila. Palpak po ako. Hindi na po ako magiging PBA player. Umiyak siya. Ang sabi ng anak, Pastor, sabihin niyo naman sa kanya, may tatay pa siya, may nanay pa siya, may dalawa pa siyang kapatid. Anak, sabi ko sa kanya, Brad, there is more to life than basketball, ha, anak? Pero ano, hindi na basketball ang issue this time. Makinig kayo, ang issue, hindi niya makalimutan na ang sabi ng coach, hindi ka pwede sa aming team. Marami na ritong off guard, marami ng center. Hindi ka pwede. Di na niya makalimutan yon. Mga anak, ilan dito ang kanina ay talon ng talon at napakasaya, pero meron ding nag-haunt na pagkakamali na gawa siya nung mga nakalipas na taon. Ipagpatuloy ko, biblical tayo, si Moses, spokesperson of God, but he had a stutter, utal. Pwedeng sabihin, limitasyon niya yon, mga anak, ha? Limitasyon yon, utal. Pero ano naging calling niya? He delivered God's message to the Pharaoh and to the Israelites. Naging meekest man of the Old Testament. In the Old Testament, great emancipator. There was David, who was only a young man when he defeated Goliath. Napakaraming pwede. Kaya nga sabi ko, perceived limitations. Pwede nga sabihin niya, bata ako, wala akong high-powered ammunitions, hindi ako membro ng elite army of Israel, hindi ako malaki, hindi ako matapang, hindi ako maraming karanasan, si David lang ako, shepherd boy. Hindi niya nakitang lahat yun. Ha? Sino kinalaban ni David? Sino? Pakisigaw nga. Goliath. Everybody knows Goliath. Babalikan ko lang. Goliath, a champion from Gath, over 9 feet tall. Hindi kilala ni David si Goliath. Or, should I say, iba ang pagkakakilala niya. Sinabi niya eh. Ang sabi ng 1 Samuel 17, 34 to 37, 36 na lang babasahin ko. Your servant, kausap niya ang hari, your servant has killed both the lion and the bear. Well, this uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. But you see, tayo, gaano natin kakilala si Goliath? Champion from Gath, over 9 feet tall, expert hired killer, hitman of the Philistine camp. Pero si David, pag tinanong, ang nakikita niya, hindi yung definition natin of Goliath. Ang sabi niya, who is this uncircumcised Philistine? You see? Ano ang nakita niya? Hindi ang kanyang limitasyon. Si Caleb, he was 85 years old when he claimed Mount Hebron. 85. Pakitaas nga ang kamay ng 85 years old. Dapat ho sa adult summit po kayo. Youth summit po ito. Wala, tsak na wala. Si Paul, who shook the Roman Empire, had a thorn in the flesh. Pero very quickly, ang sabi din ni Paul, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. That is why for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. Meron ba kaya ang mga kabataan dito niyan? Mga binanggit niya, weaknesses, insults, hardships, persecutions, difficulties. For when I am weak, then I am strong. Our identity lies not in who we are, but in whose we are. And we are God's children. Amen? Ang inyo pong value at identity, hindi nakasalalay kung sino ka batay sa iyong sariling definisyon. Tayo at ang ating pagkatao ay nakasalalay kung kanino tayo. Tayo ay sa Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin na malakas ang ating Panginoon. Parang mahina yan para kay Jesus. Kung tiningnan ni Pastor Bobot ang kanyang limitasyon, wala po ako sa harapan niyo sa ngayon.
isinilang sa mahirap na pamilya. Walo kaming magkakapatid, bunso ako. Kung hindi, kung walang sapatos ang aking mga kuya, hindi ako tsaka magkakaroon ng pamanang sapatos. Hindi din naman matalino, hindi maayos. Pag tiningnan ko, ayoko lang na masentro sa akin. Pero pag inisa-isa ko, imposible na ako po ay maging pastor. Pero salamat na lang, hindi ko tiningnan ang lahat ng limitasyon, perceived limitations. Ang tiningnan ko ay ang mabuting Diyos na pwedeng gumamit sa isang maliit na tao na katulad ko. Pwede yan. Kaya ng Diyos yan. 1 Corinthians 1, 27-29. God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong, and the base things of the world and the despised God has chosen. Di na natin babasahin lahat-lahat. Mga kabataan, iiwan ko yung letter A sa number 1, perceived failures, limitations. Break free from our sins. Ano? Yun ang letter B, personal failures. Ang focus nito, sins o mga kasalanan. Okay. Sa panahon natin, where morality is downplayed, sin prevails. Tingnan niyo to ha, mga KKBs, mga kabataan, gising tayo, tingnan niyo ang mga susunod na mga statistics. Makinig tayong mabuti. Young Adult Fertility and Sexuality Study, 2013. A study on Filipino youths aged 15 to 24 reveals that 13.8% are in live-in relationships. Okay. 35.4% tumaas of male youths are smokers. 53.2% of young males, while 21% of young females are drinkers. Napakabigat. 32% have engaged in premarital sex. Sana mga anak, hindi natin tinitingnan yan ng numero lang. Iyan ay kabataan. Iyan ay pag-asa ng bayan. Iyan ay may mga magulang. Iyan ay may mga kapatid. Iyan ay kayo. Kabataan. Maraming kayang gawin. Pero nilamon ng kasalanan, no, ang kapaligiran. In other sources, around 43.1% of young males have read pornographic materials. 43.1. And nearly a third of young men, or 26.4%, visit sexually explicit websites. What is more shocking? The same seems to happen in the church. From Barna Group po ito, mga kapatid. 77% of Christian men between 18 to 30 years old look at pornography monthly. 77. 36% view pornography on a daily basis. And 32% admit being addicted to pornography. Mga anak, hindi yan mundo. Church. Iglesia. Napakabigat. In another study po, on 12th graders, 23% of those who say that their faith, Christian din, is very important to them, have gotten drunk as early as 9th grade. Napaka-importante ng pananampalataya sa kanila, whereas 40% had used illegal drugs. Huh? Tingnan nyo ha, KKBs, we as Christians are called to be different. Kapag ang mga KKBs, kapag ang mga nagpapaawit at tumutugtog sa church ay bahagi ng statistics na yan, pinupunit natin ang puso ng Panginoon. Pagka ang mga kabataang naglulundagan at nagtataasa ng mga kamay ay bahagi ng mga istatistikang iyan, umiiyak ang Panginoon. So, ngayong umaga, ang panawagan ng Panginoon, yes, Lord, gusto ko na pong lumaya sa mga bagay na iyan. Gusto nating lumaya sa mga bagay na iyan? Pakitaas nga po ang kamay. Go ahead, please.
lift up your hands right now. Well, hindi nahihiyang itaas kahit dalawang kamay sa harapan ng Panginoon. Pakiisip mo nga ang iyong sarili right now. When was the last time na sa iyong pag-iisa, binuksan mo ang iyong sariling laptop o ang iyong binibisitang website at ikaw ay gustong kuhanin ng kaaway? Panginoon, right now, begin to minister. I can sense, Lord God, naglalakad po kayo at hinihipo ang balikat at ang puso ng bawat isa. Willing po kami na isuko ang lahat sa amin. In the name of Jesus, lift up your hands right now as high as you can. Pwede ba for 2 minutes, ikaw ang manalangin sa Panginoon? 2 minutes, go ahead. Jesus is here. I-offer mo, ikaw ang nakakaalam, i-offer mo ang iyong isip, ang iyong kamay, ang iyong puso, at ang iyong buong pagkatao sa Panginoong Jesus. Oh, there is anointing right now here of healings. Anointing of holiness is flowing in our midst. Thank you, Jesus. We thank you. Pinakinggan ka ng Panginoon. Salamat po, salamat po. In Jesus' name, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Go ahead, best cup of praise. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Outwardly, pattern of this world. Inwardly, renewing of your mind. Quick test. How do you behave in school? Walang nangongopya dito? Pakitanong nyo nga katabi nyo, nangongopya ka ba? Hindi daw, nagpapakopya daw. Masama din yun. How do you behave at work? Nakakabit ng deadlines? Okay ang performance? Natutuwa ang boss? O pinagkakaisahan ng mga grupo? How do you behave at home? Tumutulong? Sino sa inyo ang sanay magluto? Taas ang kamay. Mas marami yung mahilig kumain. Sino sa inyo tumutulong talaga sa bahay? Mahalang mamit daddy niya. How do you treat sin? Matthew 5, 13 and 16. Remember, we are the salt and light of the world. Salt and light. Ito, Colossians 3:5. Sana maging prayer natin yan. Put to death. Everybody say, put to death. Dapat dyan, malakas kayo. Put to death. Ayan. Ano yon? Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Ayan. Nako, laging napupunit ang aking puso, 100 times ko nang nabanggit, and I want to say it again, your secret sin is an open scandal in heaven. Louis Sperry Chafer, your secret sin is an open scandal in heaven. Napakabigat na pananalita. Ngayon, sana mahayag na ang kasalanan kaysa sa maging iskandalo pa sa langit. Si Charles Spurgeon, one pampered sin will slay your soul as surely as one dose of poison will kill your body. Mga anak, yung sinasabi ko na break free from failures, dalawa, perceived na limitations at saka personal sins. Sabi natin, John Brown, holiness is thinking as God thinks and willing as God wills. Kaya what is your will, Lord? Ano po ang inyong nasa isip? Napakagandang example lang, payagan yung sabihin ko to, kasi napaka-saktong-sakto sa resulta ng isang taong nagtatago ng kasalanan. Isang English poet, John Donne, of the Noman is an Island fame, na-consider siya one of the greatest metaphysical poets of all time. Mabilis lang naman. Nung 8 taon siya, at 8, he went to Oxford, graduating with incredible achievements. 8 years old, ah. At 12, he transferred to Cambridge, and then he studied law. He was known for his wit. Pagkatapos siya, na-born again. Napunta sa ministry. He was appointed Dean of St. Paul's Cathedral in London. He was ordained when he was 41, and he died at 58. Naging familiar ang name niya across literary and theological landscapes. But, in spite of his renown, Don lived with a very heavy heart. Alam nyo, masarap ikwento. Ganito nangyari sa kanya.
may isa siyang kaibigan na nilapitan one time at ang sabi niya, alam mo ba kaibigan na hindi naman ako nagkaroon ng isang araw na ako'y masaya sa mundo. Nashock ang kaibigan niya. Napakarami mo ng titles. Napakasikat mo na. Ano nangyari sa iyo? Hindi ako masaya. Gusto ko nang mamatay. Bakit? Ano nangyari? Kwento niya. Ang sabi niya, bago siya ma-born again, ang dami niyang blatantly blasphemous and obscene poetry sa babae na secretly ay pinakasalan niya. Mga bastos, mga pangit na poems sa kanyang napangasawa dati. Iyon ay na-distribute sa entire Europe. Araw-araw ang iniisip niya, paano kung one day lumabas yung isang napakabastos na poetry ko sa aking wife? Araw-araw, napakabigat ng damdamin niya, nagkakasakit siya, ni hindi siya nangiti at naging masaya sa buhay niya. Don lived the remaining years of his life in constant guilt. Napakabigat. What sins of the past creep on you and haunt you up to this day? Mga kabataan, hindi lang limitations, kundi sins. Jeremiah 31:34 para sa inyo. For I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more. Iyon ang unang mensahe ngayon, no? Na pumapailan lang dito sa ano natin, auditorium na to. Mabait ang Diyos. Kaya niyang linisin ang pinakapangit na kamay at pinakapangit na isip. Psalm 103:12, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions. Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Record breaker who ba? Si Jesus. He has conquered sin, hell, and grave. Lahat. Everybody please look at me. Ang unang mensahe, una pa lang ako, bibilisan ko yung pangalawa. Ang unang mensahe sa atin, gaano man karami ang limitations natin sa ating buhay at ang ating kasalanan, may isang Diyos na nag-aanyaya, mga anak, ang paanyaya niya, kaya kitang linisin, kaya kong ayusin ang iyong kamay, kaya kong bigyan ka ng tamang kaisipan, ng tamang espiritu, ng tamang puso, ng tamang buhay. Palakpakan natin siya ng pinakamalakas. You are not a failure. You were made to succeed. Pero yung ikalawa, FAD kasi, failures. Break free from your failures. Yung A, achievements. Kailangan ding mag-break free tayo sa ating mga achievements. Hindi pwedeng okay na ako. Sapat na yon. Kaya record breakers eh. Kung ang record mo ngayon, ito, lagpasan mo siya. Ha? Letter A, overrated achievements. May mga achievements na overrated eh. Ah, nakuha ko na ang the best na trabaho. Uno na ako, okay na ako, scholar ako. The best ministry na ang meron ako. The best place na ang napuntahan ko. Yung akala natin, iyon na. Nasa akin na ang lahat. Ay, hindi po. At ang sasabihin na natin, ako, I am at the pinnacle of my success. I am now somebody. Achievements intoxicate. O kailangan po natin ng achievements. Pero achievements in themselves, of course, are not wrong. What is wrong is when we allow ourselves to be defined by our awards, trophies, titles. Tandaan po ninyo, mabilisan lang to, hindi na natin ulitin. Ang value ng isang tao, hindi nakadepende sa kanyang titulo, sa kanyang achievements. Pero salamat, kahit gaano kaliit ang titulo natin sa mundo, iba ang pag-ibig at pagkalinga at pagtanaw ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito, Lawrence Taylor, maliit na ano lang naman eh. He said, NFL superstar, when I was on the field, I was Superman. It almost felt like I operated on a higher plane. But when I came off the field, something happened. LT became Lawrence Taylor. And Lawrence Taylor was completely clueless. There's more to life than football, basketball, baseball, o kung ano man yan, than our achievements and awards. Marami pang buhay. Kilala natin si Blaise Pascal eh. Para makita natin na mahirap pag ang achievements ay lalasunin tayo. Si Blaise Pascal ay thinker, scientist, mathematician, inventor. Naging membro siya ng Academy of Science kung saan nakamingle niya ang greatest intellectual sa kanyang kapanahunan. 15 years old,
he was writing books, developing theorems that left his professors shaking their heads. As a teenager, he invented history's first calculating machine. Other discoveries led to the invention of the barometer, the vacuum pump, the air compressor, the syringe, the hydraulic press, marami pang iba. Pero nasa kanya na, achievements, ah. Talino, lahat. Pero nagkaroon siya ng disillusionment sa spiritual equation. Parang araw-araw, malungkot siya. Hindi niya maintindihan ang buhay. Sikat, magaling, matalino. One night, kinuha niya ang kanyang Bible. Nabasa na ang John 17:3. Mga anak, tingnan niyo. John 17:3, and it says, "And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." And sabi, "And this is eternal life, that they may know you, the only true God." Alam nyo, nung nabasa yan ni Blaise Pascal, umiiyak siya. Ha? Everybody, please look at me. Someone na nag-create ng napakaraming inventions, napakaraming titles, napakatalino. Pwedeng sabihin natin, idol natin siyang lahat. Isang gabi, isang verse lang ang binasa niya, umiiyak siya at lumuhod siya. At ang sabi niya, "Finally, natagpuan ko na ang nag-iisang kailangan ng buhay ko, ang Panginoong Jesus." Mga anak, that is the context nung sinabi niya, "There is a God-shaped vacuum in the heart of every man that cannot be filled by any created thing, but by God alone, made known through Jesus Christ." Philippians 3:7 to 9, hindi na natin babasahin, siguro yung una lang. "Whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord." Hindi, si Paul, hindi overrated ang mga achievements niya. 5 years old, ano na, nagbabasa na ng batas. 12 years old, kabisado niya ang Pentateuch. Membro, 19 years old, 21, kabisado niya ang first 5 books of the Old Testament, member ng Sanhedrin. Lahat na sa kanya na, pero ang sabi niya, walang underrate, hindi niya na overrate ang kanyang achievements. At ang sabi niya, naniniwala sa Paul, si Paul sa sinabi ni Brother Eddie, "The greatest and noblest achievement of a man or a woman here on earth is to be able to know his or her creator truthfully and personally, to love him passionately and wholeheartedly, and to serve him faithfully with integrity and excellence until he or she stands before him on judgment day." Pagdating sa tunay na batayan ng achievement, idadrop mo ang lahat. Ang greatest achievement mo lang, ano ang ginawa mo ng personal sa Diyos na lumikha sa iyo. Wala nang iba. Palakpakan natin siya. Letter B, yung pangatlo kasi mabilis eh, mediocre achievements. Minsan, underrated naman. Mag-break free tayo sa overrated na achievements. Yung bang parang akala natin, ito na, this is it na. Mag-break free tayo doon. Ibig sabihin, dream big dreams. Minsan naman, ang problema, mediocre ang achievements. Mag-break free tayo doon. Ah? Ibig sabihin, there is no reality which was not first a dream. Dream, ang ibig sabihin. Greek artist, Timanthes, ikwento ko na lang sa inyo, meron siyang exquisite portrait, napakaganda. Araw-araw niyang tinitingnan, sabi ni Timanthes, Greek artist, "Ito na ang pinakamagandang piyesa sa aking buhay." Isang araw, nilamukos, pinunit ng kanyang tutor, ng kanyang teacher. At galit na galit siya, at siya ay umiiyak. Sinabi niya, "Bakit niyo ginawa yan?" Ang sabi ng kanyang guro, "I did it for your own good. That painting was retarding your progress. Pinapabagal ka. It was an excellent piece of art, but it was not perfect. Start again and see if you can do even better." Na-inlove ka na dyan. Lagpasan mo yan. Akala, para bang ang pakiramdam niya ay wala nang mas mataas pa. Ayan. Pagkatapos nun, sinunod niya ang advice, nakagawa siya ng sacrifice of Iphigenia, regarded by some as one of the finest paintings of antiquity. Naging napakaganda. Mga kapatid, it's either sobra namang ang sabi natin, ito na ako,
narating ko na, lagpasan mo yan, pangit yung concept na yun. Or, pakiramdam natin, hindi ko kayang gumawa pa ng iba, okay na ito, katulad niya. Hindi, lagpasan mo rin yan, marami ka pang kayang gawin. There is no limit to what He can do in and through us, sabi ni Richard Blackaby. An unused life is an early death. Marami pang room for growth. Marami pang kayang gawin. Para makumpleto lang yung FAD, no? FA, failures and achievements. Break free from your dreams. Ibig sabihin, dream big dreams for God. Dalawa lang to. Mabilisan lang, A and B. A, abandon dreams. What do I really want in life? Hold on to it tightly. Impossible is I am possible. Tama? O ganun dapat ang ating pagtanaw. Ang impossible is I am possible. Kaya hawakan ang ating mga abandoned dreams. Pagka iniisip nyo, imposible sa isang pastor, imposible sa isang may sakit at may karamdaman ang maging pastor, pakitanong nyo yung mga pastor nyong may mga matitinding sakit pero ginawang pastor ng Panginoon, pinagaling. Pag sinabi nyo sa akin, imposibleng maging magaling na pastor, ang isang drug addict at naglalakad ng hubad sa karsada, tanungin nyo mamaya si Pastor Joey, isang revivalist. O kaya, kung imposible sa isang intellectual communist, sa isang atheist, ang maging napakagaling na pastor, itanong nyo kay Brother Eddie bukas at ang sasabihin niya, bakit ako naging pastor? So ang punto ko lang, maraming nagsasabi, imposible yan. Kalimutan mo na yan, i-abandon mo na yan. Hindi po. Kunin natin. The God of heavens and earth created each of us with brimming potential and abilities. Kaya nating ma-achieve ang ating mga pangarap sa buhay. Kwentuhan ko kayo ng mabilis. May isang leader ng mga mountain climbers. Ang pangarap nila, makarating sila sa tuktok ng Mount Everest. Yung pinaka-leader, isang araw, ay humarap sa huge picture ng Mount Everest. At ito ang sinabi. Everybody please, tingnan nyo. Sabi niya, Mount Everest, you defeated us once, you defeated us twice, you defeated us three times. But Mount Everest, we shall someday defeat you because you cannot get any bigger than we can. Pagkatapos noon, narating nila ang tuktok ng Mount Everest. Yung Mount Everest, nagsisimbolo yan ng inyong mga pangarap. Isang araw, harapin nyo. Harapin nyo yung vision na binigay ng Diyos sa inyo at kausapin nyo. At sabihin nyo, napahiya akong minsan, hindi kita narating minsan, na-miss ko minsan ang calling na yan, babalikan kita dahil alam ko na ibinigay ng Diyos sa akin ang pagkakatawag na iyan. Amen? Napakaganda. Personal dreams. Last na to, letter B. Ultimately, we must break free from our personal dreams and start dreaming for Jesus. Hawakan, yung letter A, hawakan, to pa rin. Pero yung letter B, ang ibig sabihin mga anak ng personal dreams, pero lagpasan, magkaroon ka ng dream that is bigger than yourself. Start dreaming for God and for others. Ayon. God knows what He can do through your life if you are willing to open yourself up to Him. 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, whatever you do, do it all for the glory of the living God. Ayan. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Mangarap ng higit sa sarili. Ako po'y matagal-tagal na rin, Pastor, pero isa sa pinaka hindi ko makakalimutan, masarap ma-share sa inyo, baka hindi na maulit. Meron hong pangyayari sa aking buhay na bumago sa pagiging pastor ko eh. Galing ako ng Las Vegas, papunta ako ng LA, babalik ako ng San Diego. Nasa aeroplano, pagka CR ko, may susunod na matandang lalaki, mga KKBs. Nag-cross na kami. Tapos, maya-maya, pinagmasdan ako ng matanda, sumigaw, Pastor Bobot! Nasa aeroplano yan. Sabi ko, ay, opo. Nag-meet pa rin kami sa gitna. At siya'y nanggilid ang luha at ang sabi ay, can I embrace you po, matandang lalaki? Sige po. Akala ko, yung simpleng embrace, simple lang, mga anak, ha? Maya-maya humigpit.
At maya-maya'y tumulo ang luha. At maya-maya ay humahagulgol na siya. At nagsabi na ng mga katagang, pangarap ko po kayong makita. Pinapanood ko po kayo sa TV na born again po ang aking... Praise the Lord. Saglit lang po. Na born again po ang aking asawa at ang aking tatlong anak. Dahil nanood po kami ng TV, kayo po ang nagtuturo. Pastor, ang laki-laki ng utang ko sa inyo. Ang buong pamilya ko papasok ng langit dahil sa inyo. Ang sabi ko, Tay, hindi ho utang sa akin. Ang Lord po ang nagbayad noon. Ginamit lang tayo ng Panginoon. Now, tell me. Sabihin ninyo sa akin, worth it ba ang maging pastor? Yes. Paano ko susuko sa pagiging pastor? Hindi ko alam, may mga taong naliligtas. May mga taong papunta sana ng impyerno ay nakakilala sa kanya. Sino si Evan Roberts? Well, he broke records in Wales. And he was only 20 years old when God used him. 20 years old. Yung hinahangaan ng mundo, even up to now, na revivalist, 20 years old. Bigyan ko ng diin, baka yung iba, of course, iba ang henerasyon nyo. 1942 eh. 100,000 naging catalyst siya ng famous Welsh revival. 100,000 people ang nakakilala sa Panginoong Jesus. 100,000 Welsh. Dun sa unprecedented 9 months of intense revival. Nag-close ang mga beer houses, mga bars. Nag-cancel ang mga sporting events. Ang business hours, nagkaloko-loko kasi wala nang nagsha-shopping, wala nang bumibili. Lahat nagpupunta na lang sa church. Ang mga tao nagbabayad ng utang, wala nang nangungutang. Ang crime rates biglang bumagsak. Crime rates drop. At ang lahat ng tao nagpupunta ron, lumuluhod lang, nagtataas ng kamay. May mga kabataan naglalakad dun sa street na yon na nilakaran namin. Habang naglalakad, umuwi ng bahay, nag-share ng word of God, isinama ang buong pamilya, nagpunta ron, nag-prayer meeting, nag-speaking in tongues, nagtaas ng kamay, na born again, paulit-ulit. Ang sabi ng mga books, walang dumadaan sa road na yon na hindi kinikilabutan at hindi nagtataas ang kamay at hindi umaawit. Napaka-anointed, 1904. Iyon ang naging dahilan, nag-trigger ng revival around the world. Anak lang noon ang Azusa Street Revival ng Los Angeles. Napakagaling. Indeed, Mr. Evan Roberts was a certified record breaker. Certified record breaker. Maraming scholars ang naniniwala siya ang first revivalist. Probably, no one could surpass what he has done for the Lord in that period. Kahanga-hanga, napaka-anointed, napakagaling. Ilang miracles ang ginawa. Ilang mga tao ang bigla na lang na nakakita ng transvision, heaven, hell. Ang lahat ay araw-araw, libo-libo. From all over the world, nagpupunta sa Wales, nagpupunta doon sa isang maliit na church nila na pupuspos ng Holy Spirit. Napaka-anointed. Napakagaling. Pagkatapos mga anak ng isang taon, nagbago ang kwento. Si Evan Roberts ay na-confused sa kanyang physical and emotional exhaustion at ayaw nang lumabas ng bahay. Makalipas pa ang ilang taon, ayaw na niyang magpabisita. Makalipas pa ang ilang taon, umalis siya ng Wales, nagpunta ng London, saan-saan na nagpunta. Ang huling bahagi ng kanyang buhay, nasa confined room lang siya, nag-iisa, watching sports and theater, ng football. Ang kahuli-hulihang journal entry niya was that he did not know why he was born. Habang pumasok kami sa kanyang church, tinanong ko yung Miss Bethany, meron pa ho bang nagsasabing kamag-anak siya ni Evan Roberts?
Wala na. Wala po. Kahit distant relative, walang nagsasabi. Actually, bago siya mamatay, nakalimutan na ang pangalan niya. Ang church ay napakalungkot. Wala silang pastor. Sino ho nagpapastor sa inyo? Kung may pupunta, siya ang mag-e-exhort. Saan ho siya nakalibing? Sa likod ng church. Maliit na libingan. Sino ho dumadalaw? Paminsan-minsan ang mga katulad nyo na hindi makalimutan ang kanyang inumpisahan. Nakabreak ng records, naging magaling na revivalist sa langit, hinangaan. Pero pagkatapos ng ilang panahon ng hinawa, naging mahina. Ang aking admonition, Pastora Jovi, alam ko, dito ho sa inyong kalagitnaan, you will experience God. Madidinig nyo ang voice ng Lord. You will be fired up to serve God. You will break records. But do not forget, as important as breaking many records is finishing the race well. Finish well. Nawa araw-araw ng ating buhay ang nadidinig ng Panginoong Jesus. Record breakers kayo. Sapagkat araw-araw masamyong pagsamba ang naaamoy, ang nakikita ng Diyos sa ating buhay. Nawa ang buhay na ito, habang may buhay, ay nakikita ng Panginoon, tama, maayos, sumasamba at nagmamahal sa Kanya. Araw-araw, kumakatok siya sa ating puso. I stand at your heart's door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him. I will eat with him and he will be with me. Ngayon, iset natin straight ang ating gagawin. Ang ating pagtaas ng kamay at ang ating pag-iyak, sabihin natin, ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, inaanyayahan natin sa ating kalagitnaan upang ibigay natin ang lahat sa ating buhay. And so let us say, I surrender all to you, Lord. Everything about me, I surrender all to you, Lord Jesus. Tumayo po tayong lahat sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Can we just sing this song, please? All to Jesus, all to you, Lord Jesus. All to Him I freely give. I will never love and trust Him. Love and trust Him. Surrender all. And I surrender all. Para po kay Jesus, sa Panginoong Jesus, I surrender all. I surrender all. Lift up your hands as high as you can right now. All to Thee, my blessed Savior. All sing, I surrender all. Sing it again. This is for you, Lord Jesus. I surrender all. I surrender all. I surrender all, Lord Jesus. I surrender. Isipin natin ang ating mga kahinaan, ang ating kasalanan, at ang ating buhay. All to Thee, all to Thee. Dalawang kamay nga, kaya ba nating panalangin kay Jesus? Everything about us, we surrender all, Jesus. I surrender all. Yes, all.
again. Jesus is here. Itatama ko lang, less ako ay ma-misinterpret, baka mapanood din to sa ibang lugar. Hindi pala dahil sa minaliit natin ang ginawa ni Evan Roberts. Ako'y personal na naniniwala na may way ang Lord sa kanya para siya ay i-revive sa last day, remaining days of his life. Naniniwala akong sa heaven siya. Nabanggit ko lang po yon sapagkat ang awitin nating I Surrender may kinalaman doon. Baka pagkatapos po ng peak ng kanyang karir, pagkatapos ng unprecedented 9 months of great revival in Wales, akala niya tapos na. Ang dami pang dapat na makakilala. Doon lang sa punto na yon. Sana yung I Surrender All natin na yan, umpisa sa ngayon, pero araw-araw ng ating buhay, huwag tayong manghinawa na ang buhay na ito ibigay sa Panginoon. Pasensya na kayo, few minutes na lang. Yung iba na pakiramdam niya, ang dami niyang ginawang kasalanan. Tingin kayo sa akin, ha? Ang bigat-bigat lang ng aking heart ngayon. Yung iba na ang pakiramdam niya, nakakahiya rin ako. You will never be the same again. Damang-dam ako na ngayon, ang yakap ng Panginoon ay pagbibigay ng fresh new altar sa inyo. New heart, new life. Brand new person, new relationship with Jesus, bagong fire of serving God. Gugulin natin yung huling isang minuto. Pwede bang ang kanang kamay nyo pakilagay sa inyong tapat ng inyong puso? Hihilingan ko lang kayo, mga KKBs, pakipanalangin nyo ang inyong pamilya right now as I end. Umpisahan nating mangarap ng higit sa ating sarili. Sino man ang kabigatan mo sa ngayon, ang mahal na mahal mong nanay o tatay, panalangin mo nga. Diba gustong-gusto mo siyang maborn again? Ngayon, ang pinakamagandang panahon para ipanalangin sila. Oh yes. You see, napakaganda ng tinig ng mga kabataang umiiyak at nananalangin para sa kanyang pamilya at mahal sa buhay. Ang sarap pakinggan ang anointing ng panalangin sa lugar na ito. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. Napangiti natin ang Panginoon. Magtatapos ako sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na naibahagi ng inyong abang lingkod ang inyong kalooban. Buong lakas loob ko pong ipinahayag na may dakilang plano po kayo sa kanila at ang dakilang plano po ninyo ay hindi good for 1 week or 1 year, kundi habang sila po ay nabubuhay. Pakibalutan po ninyo ng inyong banal na dugo ang kapahayagang iyon upang sila po habang may hininga at may buhay, ang kanilang buhay ay palakpak sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. I love you. God bless. Thank you.